خير وأمينه على الوحي أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به بعد الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah mengkapuri pasal selamat aisa alalama ang Panginoon ng salibutan at ang kapayapaan ay sumakan ng propeta at kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong sumunod sa landas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang pa sa mga katangian na mahigpit na ipinagbawal ng ating relihiyong Islam ay ang tinatawag na al-hasad na ang ibig sabihin ay ang inggit sa kapwa. Yan ang isa sa ibig sabihin ng al-hasad ay inggit. Yan ang isa sa mga katangian na laganap sa pagitan ng mga tao ngayon mula ng likhain si Adam hanggang sa kasalukuyan ay laganap pa rin niya sa pagitan ng mga tao. Yan yung katangian na sumisira sa pagkakaisa ng magkakaibigan, magkakapitbahay, at kahit sa mga magkakamag-anak ay sinisira niya kapag yan ang umirat sa pagitan ng magkakamag-anak at magkakaibigan. Yan yung tao, yan yung katangian sakit ng mga puso ng mga tao walang pananampalataya sa Allah. At sino man ang hindi niya mapigilan ito sa kanyang sarili ay tiyak na magbubunga sa kanya ito ng hindi magagandang gawain. Dahil ang taong nagtataglay nito ay wala siyang pinipinsala maliban sa kanyang sarili. Sabi ng isa sa mga ulama na si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-hasad huwag naman ni zawala ni'ma an sahibiha. Sabi ni Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ang hasad ay ang pagnanais ng tao na mawala sa kanyang kapwa ang anumang biyaya na tinataglay ng kanyang kapwa. Sabi niya, ang hasad ay ang pagnanais ng tao na mawala sa kanyang kapwa ang anumang biyaya na tinataglay niya. Ang ibig sabihin pala ng hasad o yung taong mahigit sa kanyang kapwa, ayan yung taong hindi niya ninanais, hindi niya nanaisin na nakikita niya yung kanyang kapwa na may nakukuha kabutihan o biyaya, o hindi niya ninanais na mas nakakaangat ang kanyang kapatid o yung kanyang kapwa sa kanya. Halimbawa nito ay nakakuha ang yung kapitbahay ng magandang motor o sasakyan. Subalit na imbis na matuwa ka para sa kanya, ay nakakaramdam ka pa ng inis, kalungkutan at galit sa kanya. Iyon ang tinatawag na inggit. At kung bibigyan pa siguro ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayanan para mawala sa kanya yon, ay gagawin mo lahat para lang mawala sa kanya yon. Yan ang tinatawag mga magulang at kapatid na hasad. Na kung saan siya ay sakit ng mga puso, na kung saan pinapatay niya yung iman o pananampalataya ng isang tao. Si Imam Ibn Rajab ay nagsabi, apat na uri ang mga tao kapag nakikita niya ang kanyang kapwa na nagkaroon ng biyaya. Sabi niya, apat na klase ang mga tao kapag nakita niya yung kanyang kapwa na nagkaroon ng kabutihan o biyaya. At tingnan natin mga magulang at kapatid kung saan ba tayo napapabilang sa apat na ito na binanggit ni Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Una, faminhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi 'alayha bil qawli wal fi'l wa yas'a fi nafli dhalika ila nafsihi.
una klase na tao ay kapag nakikita niya yung kanyang kapwa, kapitbahay, kapatid na nagtataglay ng mga biyaya o kabutihan, ay sisikapin niyang mawalayo sa kanya sa pamamagitan ng pamimisala sa kanya ng salita at gawa, at sisikapin niya pang mailipat sa kanya ang biyayang iyon. Subhanallah, hindi ba't mayroong mga tao ganyan ang pag-uugali kapag nakita niyo ang kanyang kapitbahay na nagkaroon ng magandang gamit, ay ichichismis niya ito at sisirain niya ito sa kanyang mga kapitbahay. O kaya isisirain niya ito sa mga tao, palatandaan niyo na punong-puno ang kanyang puso ng hasad o ingit. Paano ang klase ng mga tao na sinabi ni Imam Ibn Rajab, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي إِزَالَتِهِ عَنِ الْمَحْسُولِ فَقَطْ. Pangalang uri, sabi ni Imam Ibn Rajab, na siyang lubusang masamang pag-ugali kaysa doon sa unang binagid natin kanina. Yan yung tao kapag nakita niya yung kanyang kapwa na nagkaroon ng biyaya o kabutihan, ay pagsisikapan niyang itong mawala yun sa kanya, at kahit hindi niya makuha ang biyayang yun, ang importante ay hindi niya nakikita sa kabutihan ang kanyang kapatid o kapitbahay. Subhanallah, may iman pa kaya ang tao ganyan na kung saan ang tao yun ang ikanyang ikaliligaya ay nakikita niya ang kanyang kapatid sa kanyang ibaba. Ano mang biyaya na nakukuha nakikita niya doon sa kanyang kapatid ay kumbaga hindi niya ikinaliligaya, bagkos nagsisikap siyang mawalayo sa kanya. Sa napakaraming tao ang kanyang pag-ugali, masira lang niya yung kanyang kapwa, ayon ang kanyang ikaliligaya. Sa palagay niyo, ayong mga tao ganyan ay bibigyan ba sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya kung ganyan ang kanyang nakikita sa kanyang alipin? Sa yan ang pinakamasamang katangian ng tao na maghangad siya ng masama o kapinsalaan sa kanyang kapatid. Pangatlo na binanggit ni Imam Ibn Rajab, وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا حَسَدَ لَمْ يَتَمَنَّ الزَّوَالَ النِّعْمَةِ الْمَحْسُودِ بَلْ يَسْعَى بِاكْتِسَابِ مِثْلِ فَضَائِلِهِ وَيَتَمَنَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ. Pangatlong klase na binanggit ni Imam Ibn Rajab ay kapag ang tao kapag nakita niya yung kanyang kapitbahay na nagkamit ng biyaya o ano pa mang kabutihan, ay hindi siya nakakaramdam ng inggit. Ngunit nakakaramdam siya ng inggit, ngunit hindi niya ninanais o wala siyang intensyon na pinsalain o mawala iyon sa kanyang kapatid. Kundi nagsisikap pa siyang tularan ng kanyang kapatid. Kumbaga naghahanap din siya ng paraan para maagot niya kung ano ang nagot ng kanyang kapatid. Yan yung pangatlong klase ng tao. Nakakaramdam siya ng inggit doon sa kanyang kapwa, subalit hindi niya pinipinsala at hindi siya naghahangad o nag-intensyon ng masama sa kanyang kapatid, bagkos nagsisikap din siya para maabot kung ano ang nagot ng kanyang kapatid. Yan ang dapat na katangian ng isang mananampalataya, na kapag nakita mo may biyayang natanggap ang kapatid mo, ay magsumikap pa rin sa maayos na paraan para matulad mo siya, hindi yung hihilangin mo pa siya pababa. Pangatlong klase na binanggit ni Imam Ibn Rajab, وَقِسْمٌ آخَرْ إِذَا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَسَدْ سَعَى بِإِزَالَتِهِ وَفِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَحْسُودِ بِإِسْدَاءِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَالدُّعَى. Pang-apat na klase ng tao na sino man ang nagtataglay nito ay tiyak na siya mayroong mataas na iman o mataas na antas ng pananampalataya. Sino ang tao ito? Yun yung tao kapag nakikita niya yung kanyang kapatid, kapitbahay, kapwa na nagkamit ng biyaya, ay hindi siya nakakaramdam ng inggit. At kung makakaramdam man siya ng inggit, ay sinisikap niyang tanggalin ito sa kanyang sarili at ipinagdadasal pa niya sa Allah na paramihin lalo ni Allah ang biyaya niya sa kanyang kapatid o kapitbahay. Subhanallah, sino sa atin na nakagawa niyan? Sino sa atin na kapag nakikita niya ang kanyang kapitbahay na meron natanggap na biyaya, ay papanalangin pa niya sa Allah na paramihin lalo sa kanya ni Allah ang kanyang mga biyaya. Bagkos ang ilan pa ay ipinagduluan niya sa Allah at nagreklamo sa Allah na, ya Allah, bakit siya at hindi ako?
Ang taong ganyan ang pag-uwali mga magulang at kapatid, ang pagbutihan ng kanyang hangad sa kanyang kapwa, ay sigurado sila yung mga tao, malinis ang puso at mahabag-habag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at kapatid, ang hasad o inggit na ipinagbabawal ng Islam ay yun yung inggit na may kasamang pamiminsala sa kapwa sa pamamagitan ng hindi magandang intensyon at gawa. Normal sa isang tao ang makaramdam ng inggit, ngunit nagiging ganap na kasalanan ito kapag ito ay isinagawa mo sa pamamagitan ng mga binanggit natin kanina. Nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng palatandaan ng taong mayroong hasad o inggit sa kanyang puso. Sabi ng Allah, in tamsaskum hasanatun tasu'um wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Sabi ng Allah, kung ang kabutihan ay dumating sa inyo, ito ay kanilang ikinalulungkot. Ngunit kung ang pinsala ang dumating sa inyo, ito ay kanilang ikaliligaya. Sa ang isa sa mga palatandaan na kapag yan ang nararamdaman mo sa iyong kapatid, kapitbahay, kamag-anak, kapag nakita mo siyang may problema at ikaw ay nakakaramdam ng kasiyahan dahil sa siya'y nagurusa, palatandaan yon na ikaw ay hasid. Ngunit kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan kapag nakikita mo ang iyong kapatid, kapitbahay na nagurusa sa kanyang problema, ikaw ay mumin. Ang ingit mga magulang at kapatid, kapag hindi inalis yan ng tao sa kanyang sarili, ay ang malaking napipinsala mismo ay ang iyong sarili na kung saan sinusunog nito ang mabubuting gawain ng isang tao. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad fa inal hasad yakulul hasanati kama takulul narul hatab. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang inggit dahil tunay na ang inggit ay kinakain niya ang mabubuting gawain niyo katulad ng pagkain ng apoy sa panggato. Yan ang sabi ng ating mahal na propeta, iwasan niyo sabi ng inggit dahil tunay na ang inggit ay kinakain nito ang mabubuting gawain ng isang tao. Sa ganyan na peligro ang kanyang katangian mga magulang at kapatid dahil ang sinusunod niya mismo ay ang iyong mga kabutihan. Ang mayroong pinakakumpletong iman o pananampalataya ay ang taong wala siyang hamaring masama sa kanyang kapwa na kung saan malinis ang kanyang puso, intensyon sa kanyang kapwa. Hindi siya naglalayas na makapinsala o makasakit sa kanyang kapatid. Sabi nga ng mahal na propeta, akmalukong imanan, ahsanukong hulupan. Ang may pinakakumpleto sa inyo ng iman ay ang may pinakamagandang pag-uugali. Yan ang may pinakamataas na iman. Aani mo pa ang maraming sala at pag-ayon at pagsasadaka kung ikaw ay nilalayuan at iniiwasan ng mga tao dahil sa ikaw ay mayroong masamang pag-uugali. Aani mo pa ang mga gawain mong pagsamba kung hindi rin nakikita sa iyong pamumuhay ang kahulugan ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba o ibada ay nakikita ito sa pamumuhay ng tao, hindi lang ito nakikita sa masjid. Dahil ang tunay na maka-Diyos ay nakikita sa kanyang paraan ng pamumuhay. Kahit nasaan man siya, ay isa na sa buhay niya ang mga turo at aral ng kanyang reliyon. Maraming mga tao na sa loob ng masjid ay subhanallah, mumin. Subalit paglabas sa masjid ay iniiwasan at nilalayuan ng mga tao dahil sa mayroong pag-uugaling nakakapinsala. Sa palagay niyo ay kahabag-habag yan sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao ganyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan sabi ng Allah na ang pagdarasal ay pumipigit ng kahalayan at kasamaan. Ang pagdarasal sabi ng Allah, ang bunga niya ay inilalayo kanya sa masamang ugali at mga gawain. Ang tao hindi nakakapigil sa kanyang sala o kanyang mga ibada, sa kanyang mga masamang gawain at ugali, palatandaan niyo na hinitinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ibada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nabanggit ng isang malaking ulama na si Abu Layl as-Samarqandi rahimahullah. Nasabi niya, mayroong mga parusa na mararanasan ng tao may higit o may higit sa kanyang puso dito sa mundo. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo ay pinaparusakan na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang katangian na paganyang pag-ubali. Una, sabi ni Imam Abu Layl as-Samarqandi, gamun layan katik. Unang parusa na mararamdaman ng tao ganyan ang pag-ubali ay makakaramdam siya ng kalungkutan walang katapusan. Kalungkutan na walang katapusan. Ano ibig sabihin nun? Dahil ang tao may ingit sa kanyang puso, ay sa tuwing nakikita at naririnig niyang may bagong biyayang nakamit niya o kanyang kapitbahay, kapatid, ay nadadagdagan din ang kanyang kalungkutan at inis sa kanyang kapatid. Sa iyo, ang ibig sabihin nun? Sabi niya, yung taong may ingit sa kanyang puso, ay mayroon nakakaramdam siya ng kalungkutan walang katapusan. Dahil kung nakikita niya yung kanyang kapwa na nagkakaroon ng bagong kabutihan o biyaya, ay nadadagdagan din ang kanyang problema at kalungkutan at inis sa kanyang kapatid. Sa ganun, mamahulang ang kanyang kalagayan ng taong may ganyan ang pag-uugali. Pangatlo, pangalawa, naparusa sa kanya dito sa mundo bago pa dumating sa kabilang buhay, musibatun la yujaru alayhi. Pangalawang parusa sa tao ganyan ang pag-uugali ay ang mga pagsubok na dumarating sa kanya ay hindi siya ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang isang mu'min o tunay na mananampalataya ay bawat pagsubok na dumarating sa kanya ay may gantimpalang nakalaan dahil binibiyaya siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sabar o pagtitiis. Ngunit yung tao may higit sa kanyang puso ay hindi siya makakaramdam ng pagtitiis o pagsasabab. Dahil anumang kanyang pinagdadaraan ng kahirapan ay resulta ito ng kanyang masamang pag-uugali. Pangatlo, nabinanggit ni Abu Layl as-Samarqandi, yutlaqu anhu babu tawfiq. Ang pangatlo na parusa ay pinagkakaitan siya ni Allah ng tawfiq. Ibig sabihin, yawman niya ng kanyang pag-uugali ay hindi sila ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo sila sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi nila tinatanggal yun sa kanilang sarili. Siya, mga magulang at kapatid, ang ilan sa mga mararanasan ng tao na kaparusahan dito sa mundo at pagdating sa kabilang buhay ay ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-aantay sa kanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallam.